para sa lahat ng magulang ang pagtatapos sa pag-aaral ng anak, ang pag-asa ng pamilya para guminhawa sa buhay. Ganito ang inaasahan ni Crystalle May Manalo matapos siyang makagraduate sa kolehiyo at maging isang ganap na lisensyadong engineer. Bata pa lang, nagbebenta na siya ng mga pagkain sa kanyang mga kaklase at guro. At para makatapos, pati bahay at lupa ng kanyang Lola Gloria, kanilang naisanla. Pero wala to sa sayang dulot ng kanyang pagpasa sa board exams. Kaya sa kanilang munting tahanan, ibinalandra ni Lola ang tarpaulin ng kanyang tagumpay. Handa na sana si Crystalle na suklian ang lahat ng sakripisyo ni Lola, pero biglang lockdown. Walang mapasukan ng trabaho, pati nagsara nilang tindahan, halos maubos na rin ang laman. Paano nga ba nila hinaharap ang hindi inaasahang pagsubok na ito? Ang kwento ni Crystalle Manalo, sabay-sabay nating gamiting inspirasyon tungo sa Magandang Buhay! Yes, nagbabalik kami dito sa Magandang Buhay at of course, kasama namin si Crystalle. Hi, Crystalle! Hello po! Hello, Crystalle! Hello po, ma'am. Ang ganda naman. Okay, pero pag-usapan muna natin, Crystalle, ano ba itong nabanggit mo na pinaka-importanting tagpi sa iyong bahay? Yung pinaka-importanting tagpi po na nabanggit ko, yung nag-viral po na post ko, yung sa tarpaulin po. Yung ang istorya po kasi behind nun is yung talagang pagka-uwi ko galing Manila, galing po kasi akong dorm, board exam po. Pagka-uwi ko, nakalagay na po yon. Tapos nung dalawa po kami, magkatabi kami ni nanay, tinitignan yung tarpaulin. Nakita ko po sa mukha niya yung alinlangan. Kung nasabi, okay lang ba na ilagay natin dyan? Paano pag may kaklase ka na dumaan, may kaibigan kang dumaan, sasabihin, engineer ka pero tingnan mo yung bahay natin, hindi ka ba nahiya? Parang ganun po. Sabi ko naman po sa kanya, nay, tumagal-tagal tayo ng ganito, nagdaan ako ng high school, college, na ilang kaklase na po yung nadala ko dito ni isang alinlangan ni napapasok ko pa po sila sa bahay natin na wala akong alinlangan. Sabi ko kaya yan po yung pinaka-importante tsaka pinakamahalagang tagpi na nalagay natin kasi hindi po yan nabibili. Yun po yung pinaghirapan namin dalawa. Oh. Ang ganda ng kwento. Totoo. Sobra. At siya kapag sinabi mo talagang pinaka-importanting tagpi, yan talaga ang pinaka-importanting tagpi sa bahay ninyo, di ba? Mismo. Mawala ni iba, wag lang yan tagpi na yan. Oh. Dahil nga, congratulations sa iyong pagpasa ng, ayan na nga, Mechanical Engineering Licensure Exams. Alam mo, nakapasa ka dito, pero hindi naging madali. Ang lahat ng pinagdaanan mo para maipasa mo ito, sari-sari daw ang binibenta mo dati. Opo. Simula ng elementary po ako, kasi naghiwalay na po yung parents ko. Tumira po muna ako sa mother side ko, kay mama. Tapos si mama po, nagawa siya ng ice candy. Tapos tinitinda ko po yun sa school. Kasi single parent po si mama noon. Hindi niya po kayang tustusan kaming dalawa. May kapatid po kasi ako. Hindi niya kami kayang tustusan na pareho. Ngayon po, kaya naghanap ako ng diskarte ko. Nagda-drawing din po ako nung bata ako. Ang ginagawa ko po, kinocompile ko yung drawing ko. Tapos ini-stapler ko, binibenta ko po as coloring book sa mga klase ko. Tapos po, nung hanggang nag-high school ako, nagsabi po si mama sa akin na hindi niya na po ako kaya. Kaya po to make over si nanay sa father side ko po. Na noon po, na siyempre meron na po akong background sa pagtitinda kung sari-sari. Nung high school naman po ako, mga biskuit naman po, chichirya na natitinda ko. Tapos nung college po, ganun din po. Ang swerte ng magulang mo sa iyo at ng nanay mo, ng lola mo, Crystalle. Pero ipinagpatuloy mo pa rin tong pagbebenta mo nung nag-college ka. Opo. Para matustusan. Ano ang pumapasok sa isipan mo tuwing nag-o-offer ka, inaalok mo sila ng binibenta mo? Siyempre po, may alinlangan sa akin kasi baka mamaya hindi po nila magustuhan. Siyempre, dala-dala ko po. Lalo na po nung isang beses nagbenta po ako ng penoy. Ang nangyari po, may mga penoy po, tapos may bibigyan po ako nung nagtinda ng maramihang suka din. Oo. Ang nangyari po, nung nilagay ko sa bag ko, pumutok po yung plastic nung suka po dun sa bag ko. Kaya, syempre po, nahiya akong pumasok kasi mga ngamoy po agad. Pero, buti na lang po, kalagitnaan ng klase, parang pong nakat-ata, pero naubos po yung penoy. Ang galing, diba? At kung yun man ang iniisip mo na nagsasakripisyo ka sa pag-aaral mo, makikita naman natin ang kayamanan mo nandiyan lahat sa iyong medalya. Correct!
Thank you po. Perfect talaga. Oo. At syempre nabanggit mo rin kasi kanina na 'di ba yung lola mo yung nagpalaki sa iyo. So ano ang paborito mo at saka ng lola mo na lutuin? Usually po kasi laging pinapaluto sa akin ni nanay kahit na anong may lahok na sardinas. Paborito niya po yun. Paborito din ni nanay ang sardinas. Kung ano pong mailahok ko. Meron pong talbos, may papaya. Mm-mm. Pero pinaka-favorite niya po yung upo kasi po bukod sa masustansya na, meron po kami tanim na upo talaga. Ayun. Kaya madali lang po namin talagang makuha pag may gusto po kami. Discarte pa din, no? Nasa bakura na. Oo, sige, umpisahan na natin, Crystalle. So, anong una nating ilalagay? Pag mainit na po yung kawali natin, lalagay na po natin yung mantika. Yan, konti lang po. Yan, pag mainit na po yung mantika natin, lalagay na po natin yung bawang. Okay. Si nanay po, mahilig po siya sa maraming bawang. Kaya, masarap talaga. Saka healthy naman talaga ang bawang. Good for the heart. Eto, Crystalle, kasi syempre nung nakapasa ka dito sa board exam na to, tsaka naman nagkaroon ng COVID-19, paano na yung pag-a-apply mo ng trabaho? Paano naapektuhan? Yun nga po yung isa ko pang problema po. Pagka-uwi ko po kasi noon, talagang nag-promise ako kay nanay. Lalo na po marami pong mga nakasanla sa amin na ganun po. Na sabi ko Nay, pag-uwi ko po, mag-a-apply agad ako ng trabaho. Oo. Kaso nga lang po, ilang araw lang po makalipas talaga, nag-lockdown na po. Yes. Tapos, sinubukan ko pa rin po na nakiki-wifi po ako dun sa malapit na resort sa amin kasi may wifi po sila. Tapos, nagsusubok ako ng mga work from home kaso may mga hinahanap po experience. Ngayon, nung nag-a-apply po ako, namalaman ko po yung mga malalapit pa sa amin na trabaho, mga naka-freeze hiring pa po. Kaya po yun, kung ano-ano na lang din pong maisip namin, kaso limitado rin po kasi yung bukod sa sources nyo po, limitado rin po yung transportation. Oo. Huwag kang mag-alalapan, samantala lang naman talaga itong nangyayari sa atin, Crystalle. Hindi naman, wala namang permanente. Oo. Pero ang bumungay talaga sa inyo during quarantine ay ang tindahan ng lola mo. Opo. Ano po, bago po nakapag-lockdown, nakapamili pa po siya ng mailan-ilan niyang tinda. Yun po yung nagamit namin halos, yung mga tinda po ni nanay na noodles, na delata, yun po yung nakakain namin. Tapos kasi nga po, di ba, may tanim kami sa likod. Yun po yung kadimitan namin hinahalo kung sari-sari na lang po. Pero, syempre, nandun pa rin po yung nag-aalala kami para bukas. Ano naman po, kakainin namin bukas. Oo. Dibale, newly grad, so talagang alam nila na fresh din ang iyong mga ideas. So meron at merong kukuha sa'yo. Makabalik lang tayo sa normal. Yes. Diba? Matapos lang tong pandemya na ito. Dahil meron naman talaga mga kumpanya na gusto nila fresh ideas, fresh graduates, diba? Correct. So just hold on. Tama. Dahil yan kung anong meron ka na pinag-aralan mo taka-graduate ka't nasa'yo, kayamanan mo na yan habang buhay. Correct. Hindi ka na maghihirap. Kung yung sinabi ni Ma'am Shimels kanina ang pandemya to ay lilipas din, yung talino mo, hindi lilipas. Yeah. Kasi nandyan na yan, di ba? Mm-hmm. So ano ang naging samahan ninyo ni nanay nung may pandemya? Dinadaan na lang namin sa tawa. Usually, nagtitiktok po kami dalawa. Kapag po, halimbawa, mamaya sisermonan niya ako, anong ginagawa mo? Mamaya nagtitiktok ka na naman. Tapos mamaya, nasama na po siya sa video ko. Ang cool niyo naman, boy, maglola. So, nasaan ka na ngayon, Crystalle? Hinalo mo na ang upo? Opo. Okay. Pero alam mo ba, Crystalle, para ipaabot sa'yo ang kanyang pasalamat at ang pagmamahal niya sa'yo, you have to watch it. Nagpapasalamat ako sa akin nga po kahit na ganito lang kami, nakapagtapos siya sa pag-aaral. Kahit na sa pagpasok niya, hindi maselang, kahit niniplansyado ang damit niya. Nanunabalitaan kong pumasa sa board exam. Tumalon na ako ng tumalon sa tuwa na kami kasamang luha. Talaga naman, na mapapatalon talaga si nanay. Apo, kaya ako nag-mechanical engineer talaga. Si Papa is nakatapos hanggang third year, mechanical engineer po siya doon sa school na pinasukan ko. Kaya doon po ako pumasok. Yun po talaga yung tinarget kong course. Kasi yun po sabi ko kay nanay, na i-promise, ako yung tatapos ng hindi tinapos ni Papa. Para ang galing mo naman. para makaramdam po siya ng fulfillment. Kasi parang hanggang ngayon, parang
ano siya sa sarili niya, binababa niya po yung sarili niya. Insecure siya. Opo, binababa niya yung sarili niya. Sabi ko, Nay, ako yung magtataas sa inyo, huwag niyong babaan yung sarili niyo. Kaya siguro, siya po yung pinakamasaya talaga nung pumasahos. Yes. At kami sobrang saya din namin na nakilala ka namin, Crystalle. Dahil isa kang inspirasyon sa amin. Yes. Isa kang malaking inspirasyon talaga. Kaya dapat talaga tinutuloy natin ang pangarap ng mga magulang natin. Alam mo, ang bongga lang nun, kasi engineering din talaga yung pinagpatuloy mo. Because you are gifted at saka masipag ka kasi. At saka matyaga ka kasi. Hindi pwede kasing matalino ka lang. Dapat meron talagang sipag na kaakibat lahat yan. Correct. Para talagang makamit mo yung pag-unlad ng buhay. Saludo kami sa iyo, Crystalle. Thank you po. Ano pa ang pangarap mo kay nanay? Ang pinakapangarap ko po talaga kay nanay, yung maitira ko siya sa bahay na maayos, may bubong na hindi katulad ng tinutuluyan namin ngayon, na bubong na butas-butas. Tapos, yung may tiles na. Yun po yung pangarap ko sa kanya. Tsaka, siya po kasi lalo na nung namatay po yung lolo ko, parang silang dalawang mag-asawa, hindi nagkaroon ng pagkakataon na enjoyin yung parang, di ba sa edad po nila dapat, hayahay na lang po sila. Oo, nagpapahinga na lang po sila. Kasi matanda na, pero hindi, todo kahit pa po sila. Kaya yun yung ginagawa ko pong inspirasyon para magpatuloy para sa kanila. Ikaw ba ngayon, Crystalle, ay may love team? Meron ka bang boyfriend? Opo, meron po. Ayun pala. So meron kang inspirasyon. At least may inspirasyon ka. Diba? May nagpapasaya sa'yo. Oo, kasi alam mo, Crystalle, hindi ka lang basta nakapagtapos. Yes. Nagtapos ka ng isa sa pinakamahirap na kurso. Oo. Ang engineering. At saka mga mamshi, hindi lang siya yung gumraduate lang, kundi achievers siya sa school. Sobrang dami siya. Ang mga medals niya, ang mga certificate, ang mga awards. Siyempre, gusto palakpakan natin. Palakpakan naman nga rin. Palakpakan din sa'yo talaga ni Crystalle na amaze tayo. Yung mensahe naman ni Crystalle para sa kanyang nanay. Anong mensahe mo kay nanay? Yung pa rin po, yung palagi kong sinasabi sa kanya araw-araw na, Nay, antayin niyo yung panahon na, kasi lagi ko sinasabi nung bata ako, gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Parang hindi po diretso yung, kasi alam ko hindi ako magiging doktor, hindi po nila ako kayang pag-aralin. Alam ko hindi ako magiging ganito. Kaya sinasabi ko na lang, Nay, gusto kong maging successful. Yung definition ko ng successful, yung kapag nalagay ko na sila sa komportabling buhay. Kahit ano pang mangyari. Kahit ano pa pong gawin ko, ano pupunta hakin ko, ano pong trabaho mapuntahan ko, saan man po akong lupalo. Basta gusto ko komportable sila. Mga magulang ko, kapatid ko, lahat po. Kaya nga minsan po, pag nagkakabiruan kami, antayin niyo ako ha. Pag ako nagkatrabaho, gagawa tayo ng compound, sama-sama tayong lahat. Oo, ganyan yun. Ganyan tayo. Sama pa rin. Yeah. Ayan, so balikan natin yung niluluto. Oo nga, ayan ang... Hoy! Gusto ko mo na mag-usap tayo doon. Ayoko lang niluluto. Kamusta na yan, Crystalle? So, pinapalambot mo lang yung bihon ba yan? Opo, yung sotanghon. Sotanghon pala. Pero syempre, alam naman natin, Ma'am Shikas, alam mo naman. Oo, may ginawa na. Oo, na laging meron tayong finished product. Ayan. Ikaw na... Yay! Titikim na si Ma'am Shikas! So, eto na ang finished. Talaga ba? Yeah! Oh, hindi siya makapaniwala! This is it! Okay, so titikman natin. Yung sabi natin, tikim eh. Pero isang puno yung kutsara eh. Ang hirap! Ano? Kamusta? Kamusta? Ay, ang sarap. Ay! The best. Ang sarap! Naku, the best talaga. Yay! Pag may sardinas at may miswa. Salamat. Thank you, Crystalle. Maraming salamat sa pag-share mo sa amin itong iyong potahe. Kung ilalayo ka. Tama na. Kaya Crystalle, bakit masama ang tingin mo dito sa amin? Ayan ako! Eto na, susunod. Nako, kadalasan, o hindi kadalasan, sa totoong buhay talaga, ang pera at ang kakulangan sa pinansyal ang pinagsisimula ng away o hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Paano nga ba natin may iwasan yan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemyang ito? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Magandang